Mga apartment at pagawaan ng furniture na walang business permit sa Imus City, Cavite, ipinasara ng lokal na pamahalaan. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Dennis Datu. Dennis, maganda morning. Magandang morning, Jeff. Kasama ang mga pulis, nagpaskil na ang Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Imus City, Cavite ng closure order sa 9-door apartments sa barangay Anabu 1C na 2015 pa. Walang business permit. Nasa higit kalahating milyong piso ang kailangang bayaran na nasa aming apartment para sa business permit at business tax. Hindi pa kasama ang iba pang regulatory fees mula 2008 hanggang taong 2021. May mga nakatira pa sa apartment kaya hindi maikandado ito, pero sabi ng BPLO, dapat bayaran ang may-ari ng apartment ang kanilang obligasyon para hindi makasuhan. Habang paggawa naman ng furniture sa barangay Anabu 1E ay may obligasyon pa na hindi nababayaran na nakakalaga ng halos 100,000 piso mula taong 2015 hanggang 2021. Katwira naman ang may-ari na si Nelly Cargamento, may barangay permit naman siya at dapat pinabisuhan muna daw siya bago ipinasara. Ipinasara din ang isang hardware sa barangay Malagasang 1C na 27 din pa umano huling nagbayad ng business tax. Kasama rin sa pinasara ang 6-door apartment sa barangay Paliko 4 matapos may magreklamo dahil sa wala rin business permit na nasa higit 300,000 piso naman ang hindi nababayaran sa business permit at business tax. Ayon kay Jasmine Ramos, head ng BPLO ng Imus City, kung patuloy na magmamatigas sa mga may-ari na nasabing mga establishmento at hindi magko-comply sa mga obligasyon, ay maaari silang makasuhan. Violation po sa revenue code po. Pwede pong kasuhan sa korte. Ire-refer po namin sa legal. Kasi nga po, kung hindi po sa within sa months na bibigay sa kanila at hindi pa rin sila magko-comply, ire-refer na po namin sa legal. At least po 1 week mag-report na sana sila. Nagbabalalo ka lang pamalaan ang Imus City sa mga negosyante na kumuha ng business permit bago mag-operate ng negosyo para makaiwas sa asunto.